pag bumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin doon nasa 85 to 90% po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko noong ng produkto mo, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hito. Ano ba itong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Magandang araw, ako po si Amy Buiko at ito ang Agria ko dyan. Ngayong araw, kasama ko po ang ating engineer at ang chairman ng SINAG o Samahan ng Industriya ng Agrikultura, si Casendo or Rosendo. So, hello po! Hello, Amy! Hello, sir! Sir, ganda na suot po ah! Nakapula ah! Nakapula! Pero sir, sa mga inumin, meron ka bang paborito? Sana, pakiulit. Sa mga inumin, meron ka bang paboritong inumin? Yan, lalo ngayon medyo mainit. Siyempre, yung sariling atin, yung nyog, di ba? Nyog, oo, yung mga buko juice, sarap yan. Buko juice, ako, lahat na, lalo yung mga bata. Eh, pag umuwi ako ng Manila, kailangan may dala akong buko juice. Oo. Di ba? Saka ano yan, sir, ang buko juice, maraming gamot yan. Alam ko, pag may UTI ka, number one, ang buko juice, papainom sa'yo. Yeah. And talagang panglinis dun sa araw-araw kung uminom ka ng buko juice, hindi ka naman masasawa, di ba? Opo. Ewan ko, bakit ganun yung buko juice, no? Pero ang ano lang sa akin, lagi lang pilit sa akin, huwag ako iinom ng buko juice pagka walang laman yung tiyan ko. Malalamigan so, daw. I think yung pinipili ng buko juice is dapat malambot pa yung nasa loob, di ba? Opo. Alam niyo po dito sa amin, kasi ako malapit lang din po ako sa Tinggalan. So, diyan sa may bandang Aurora, marami na talaga yung mga puno ng nyog sa kanang buko. So, pagka dumadaan kami doon, 20 pesos lang yung isang ganun, yung isang bunga. Tapos tutusukan mo na yun ng straw. Ganun lang, hindi na ilalagay sa baso. Ganun mo na siya iinumin. Dito yata, 35 pesos. 35. Naku sir, tama ka sa akin. Tinggalan, Aurora. Yeah. At least, may bagong napasabat na batas na yung Coco Levy na lalaki yung pondo ng ating coconut industry. Naipasa this year. So, implemented na. No? And yung expansion ng coconut natin, I think, gaganda. Opo. Which is na kailangan naman talaga natin. Kasi napakalaki ng binibigay sa atin na sa totoo lang na pera na itong coconut industry. Kasi pagdating po sa export, talagang bilyon-bilyon ang binibigay sa atin. And nakita ko dun sa kung makita mo yung production na kung malaki talaga ang ating bansa, konti ang smuggle na papasok kasi may sarili tayo sa atin. No? And kung makikita natin, yung sa nung January kasi, nakita ko dun sa concrete record, yung coconut hindi maraming smuggle na pumapasok compared dun sa ibang produkto na agri, no? So ito is isang lesson yan sa atin na dapat yung local produce natin lumaki para at least dumami rito sa ating bansa. Yes, kaya nga ngayong araw ka, Sendo, meron tayong makakasama. Galing pa po ng PCA ito na magbibigay sa atin ng kaalaman tungkol po dito sa mga bagong variety na lumalabas. Meron tayong last time na interview about dwarf coconut. Meron pa palang dwarf tall
Vitol coconut, and then yung hybrid. So mamaya, pag-usapan natin ano-ano ba yung pinagkaiba na to, saka ano yung impact na to sa mga nagtatanim ng coconut. So abangan nyo po yan. Ito ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Kasendo, ang ating mga kasama ay galing pa po ng Zamboanga. Siya po ang acting deputy administrator ng Research and Development Branch ng Philippine Coconut Authority, Zamboanga. Kasama po natin si Sir Ramon Rivera. Hello po. Hello at magandang buhay sa inyong lahat, no? Natutuwa ako na binigyan niyo ng pagkakataon ang isa sa Philippine Coconut Authority na ma-interview tungkol dito sa ating paksa ngayon. Yeah, magandang buhay, Manong Ramon, at magandang news 'yan na dapat lumawak yung area ng coconut. Opo. Eh sabi nga ang coconut ay tree of life. Kaya buhay tayong lahat. So pag-usapan natin kasi itong dwarf coconut naging topic na namin ito nila Kasendo before. So ngayon kailangan natin mas mapalawak pa yung ating kaalaman. Ano ba itong dwarf coconut na pinag-uusapan natin? Hybrid? Hindi po. Meron tayong iba't ibang klaseng nyog. No? Isa yung dwarf na coconut. Mm-mm. Meron rin tayong tall varieties at meron tayong hybrid. Oh. Sabihin, pinag-combine yung dwarf at saka yung tall. Sa ngayon, sa Philippine Coconut Authority, Zamboanga Research Center, meron tayong, ito yung coconut gene bank, no? Dito nakalagay, yung pinakonserve natin na mga iba't ibang varieties. Meron tayong 263 na iba't ibang klaseng nyog. At 58 doon ay puro dwarf varieties. Wow! Meron dwarf, may tall, at saka merong hybrid collection. No? So ganoon. So yung kilala natin na katulad ng nasa mga Facebook, no? Ang sikat ngayon ay Takunang Green Dwarf, Aromatic Green Dwarf, di ba? And Katigan. So ito yung iba-ibang magagandang varieties. Pero actually, doon sa ating collection, meron pa rin magaganda doon, kaya lang hindi ganoon karami. So yun ang gusto nating paramihin. Ito yung mga pinag-aaralan kung ano yung mga karakteristik niya. At saan siya pwedeng gamitin, no? Yan ang pinag-aaralan natin. Tuloy-tuloy ito mula pa nung hindi ko siguro pinapanganak pa, 1970s. So yun, ako'y na-involved sa coconut noong 1991. Oh. Ramon, medyo magastos to from Mindanao, dadalhin dito sa Luzon. Dito ba sa Luzon saan pwedeng makakuha na ang produces galing dito sa Luzon na? Sa ngayon, sa Sampaloc, Quezon, at saka sa Tagkawayan, no, Quezon, meron nang na-establish na mga mother palms na doon na tayo gumagawa ng hybrids. So sa ngayon, may programa ang PCA na humanap ng mga pwedeng mother palms. No? Ito yung mga dwarf varieties na i-hybridize natin ng tall varieties kasi para mas maganda yung production niya, no? Mas mataas ang production. So unti-unti, katulad ng sinabi ko na meron din tayo sa Aurora Province. And we hope na magkaroon din tayo dito sa banda ng Luzon. Actually, ako ay taga Laguna, taga Binyan ako eh. So pabor ako na magkaroon dito sa atin sa Luzon para talaga ma-address natin yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan na talagang tumatangkilik doon sa ating nyog, no? At sa Manong Ramon, may congressman dito sa Pangasinan, si Congressman Conrad Estrella ng Abono Party List. Nag-donate siya ng I think 10 hectares para dito sa coconut. Nabalitaan na ba ninyo yun? Oo, nabalitaan ko yun at napakagandang balita noon. No? Pero sa totoo lang, no? Sa coconut, ay ang 10 hectares ay napakaliit. Ang Zamboanga Research Center ay dating 500 hectares. So, andodo kaya doon ang collection. No? Pero magandang simulan yun. Kasi ngayon, ang kuisipin mo na kung 10 hectares yon, ang ating planting density ngayon ay 143 hanggang 192. So, ganun lang karami ang pwedeng ma-establish doon. No? Pero magandang simula yon, kasi pwede natin ipakita yung mga bagong technologies, bagong varieties, naangkop doon sa area, no, dito sa Luzon, para maraming mahikayat, no, na magtanim ng coconut, no, katulad yung sinasabi na dwarf varieties at saka dwarf bytol,
Kasi ano eh, napakababa pa lang niya ay namumunga na. Oo, oh, yun ang magiging. Dibale, Manong Ramon, sasabihin ko kay Congressman Estrella, additional 50 hectares. Oh, yes, yes. Oo, oh, oh, magandang balita yan. At ako, alam nyo, ako mas enjoy ako na ano eh, ako yung nai-involved, talagang action, no? Yung talagang nagtatanim, ipapaliwanag natin. Kasi alam nyo, sa Pilipinas, sa tagal ko sa gobyerno, ako ay 1983 pa sa gobyerno eh, ang mga Pinoy ay kailangan meron siyang makakita, meron siyang mahahawakan, meron siyang malalasahan, di ba? Yung five senses bago siya maniwala, no? Napakahirap i-please ng Pinoy, pero once na makita niya, ma-convince mo siya, ay talagang gagawin niya. Once na na-convince mo sila, ano eh, lahat pupunta doon. Oo. At saka isa pa, no? At least, yung coconut, eh, long-term ito eh. Yes, oo. Oh, perennial crop yan, long-term yan. Oo. Long-term ang aanihin, di ba? Abot pa ito ng 50 taon? Hanggang 60 years old. Yan ang ano natin. Pag 60 na, magagamit mo pa rin yung kanyang katawan, yung kanyang pinakapuno. At kanina nakita niya yung ano eh, yung nakita ko po yung upuan. Oh, parang Nara 'yon, na talagang magagamit mo talaga. Napakabigat niya at talagang matibay, no. Pero siyempre, mahina siya pag na-expose sa moisture. Mm-hmm. Kaya talagang pang-indoor siya, pang-indoor. Hindi ko alam kung nakita niyo na ang ano eh, nakapunta na kayo sa Coconut Palace. Sa Coconut Palace, makakita mo yung mga iba-ibang klase, parts ng coconut na talagang nagawa, no? Maipakita yung kagandahan. Ang gamit yung coconut kasi. Yes, totoo yun. Kaya nga sa Zamboanga Research Center, yun ang pinakikita namin, yun ang showcase namin. Talagang walang nasasayang sa puno ng niyog, no? Tsaka sa bunga niya. Oh. Very common dati, no? Dati kasi yung mga flooring natin is kahoy, di ba? Yes. Puno. Yes, puno, oh. Di ba? Oo. Oh. Oh. Pero ngayon eh, hindi na masyadong ano yun eh. Konti na lang, no? Nakikita dati kasi maski saan, makakita ka ng bunot, di ba? Ngayon po sa classroom na lang. Dinadala ng mga estudyante. Required kasi sa school. Pero sir, curious ako dito kasi sabi mo kanina sa akin, itong dwarf coconut, kaya niyang magkaroon ng 12 na flower, yes, at yun yung magbubunga. Actually, 16 ang dwarf coconut. 16 dwarf bunches. Oh. Tapos pagdating sa hybrid, 19. Labing siyam. Oh, and normally, ito, ang tall varieties natin ay 12 lang. Oh. So, kaya ito ngayon patok na patok din sa ating mga kababayan. Kasi, imagine, kasento, di ba? Multiply yung ating mga pwedeng ma-harvest. Hindi lang yun. Ito, pakiwan ko yung kagandahan ng dwarf at ng hybrid. No? Normally, ang varieties natin, lalo na yung mga hindi naaalagaan ng mga magsasaka, yung nagtatanim lang tapos iiwanan na, mamumunga lang yan after 7 years. No? Pero pagka meron kang hybrid na dwarf by tall at inalagaan mo, sinunod yung good agricultural practices para sa coconut, in 18 months from field planting, no, 18 buwan mula sa field planting, mamumulaklak siya. The parting year, bunga ka. No? Kaya lang, magagalit ka sa akin. Kasi masaya yung kapitbahay. Napakababa pa yung bunga. Pwede masaya na kumuha. Yes. Sila na nag-harvest for you. So masaya yung kapitbahay. Mababa pa lang. Muna, nung nagawa namin yan sa research center, ang sabi sa akin nung mga bumibisita, lalo na yung mga farmers, no, sabi niya, sir, nagagawa niyo yan kasi nasa research kayo eh. No? Mm-hmm. Pero alam niyo, ngayon sa Davao, no, may mga OFW kasi kaming gusto nila na mag-invest, nag-training sa Zamboanga. At sila mismo, na-experience nila na 18 months ay namulaklak. Oh, basta susundin nila, hindi yung basta yung nagtanim na, pinabayaan. No? Susundin nila yung, ano, yung agricultural practices. At actually, sa Manado, Indonesia, nakita ko, in 12 months, namulaklak. Ganun kabilis. Yun ang gusto ko makita. So sa ngayon, ang gusto namin makita, magandang variety
meron kang magandang abono, di ba? Natural na abono, at meron kang irrigation, sa tingin ko, kaya natin yon. Kasi ang pinakamahirap yung waiting time ng farmers eh. Ang coconut, pag namunga na siya, hindi na siya pababayaan ng farmers. At wala nang katapusan niyan, tuloy-tuloy ang bunga niyan. Paano yung ano, iba na, yung salt, no? Kasi may tanim din akong coconut eh. So yung salt, paano bang every, how many, sa isang taon, ilang beses ba kailangan na ilagay para bumanda yung coconut? Yung, kung yung nyug mo ay namumunga na, actually isang beses lang sa isang taon yan eh, na nilalagyan. Kung meron ko na existing, no? Pero pagka bata pa siya, every 6 months ang paglalagay namin. Every 6 months. Pero reduce yung amount, no? Bakit tayo naglalagay ng sodium chloride, no? Kasi kung mapansin nyo, ang tamang totoong habitat ng coconut ay nasa coastal areas. Diba? Sa coastal areas, may intrusion niya ng salt. Napansin nyo, no? Napansin nyo, even yung mga areas na nagkaroon ng tidal wave, namatay lahat yung mga puno, pero yung coconut na green pa, kwantuwa siya. Kasi yun talaga ang totoong habitat niya. Yun ang reason kung bakit tayo nagdadag ng asin. Pero sa amin, ang sinasabi namin sa mga farmers, hindi lang asin ang fertilizer. No, kailangan madagdagan mo pa yon ng macro elements, no, nitrogen, phosphorus, potassium, at saka yung ibang micro elements para talagang mamunga siya, no. Ang lagi kong comparison, no, yung mga kabataan ngayon, no? 13 years old, 14 years old, parang dalaga na, binata na. Kasi yung kinakain nila, iba eh. Ewan ko, ako, naranasan ko pa, ampa yung aking ina-ano noon eh, am. No? Papakuluan ng, babalagyan ng maraming tubig yung sinaing. Para meron kang... Yun yung gatas. So yun, no? Kaya hindi ganun ka. Pero ngayon, imaginein mo, mga bata ngayon, bibilis talaga. Ang bilis, lumaki. So ganun din yun, no? So ganun din yun sa halaman. Kung bibigyan mo ng tamang sustansya, at ibibigyan ka rin niya ng tamang bunga. Anong tamang distance? Nako, magandang tanong yan, no? Sa ngayon, magandang tanong yan. Kasi ang dinat na natin, 10 by 10. 10 by 10 meters, no? So, ibig sabihin, sa isang hektarya, meron ka ng 100 pounds per hektar. So, ngayon, binago namin yon, ginawa namin triangular ang planting. 9 by 9. So, meron tayong 143, no? Kasi kung isipin mo, 25% lang ng land area ang nagagamit. So, kaya lang, napansin namin, may mga katulad ngayon na, ayan, yung bagyong Odette, no? Kung ano ng bagyo, no? Naisipan namin na magtanim ng tatluhan na 2 meters apart. Triangular siya, 2 meters apart. Tapos yung susunod sa kanya, 12 meters. No, 12 meters. Tapos square siya, no? Square. So with that, meron tayong 192 per hectare. Okay, bakit tayo nagtatanim ng tatlo? Ng dikit-dikit. Una, ang sinasabi ng mga engineers ay ang triangle daw ay strongest structure. Diba? Even daw sa relationship, yung triangle daw ang maganda. No? Pero ang totoong triangle, no, ito yung babae, ito yung lalaki, ito yung Diyos. So habang lumalapit ka sa Diyos, nagiging mas close kayo. No? Yun yung sinasabi. Yun ang totoong triangle. Tinaro mo mabuti. Oo. Yun ang totoong triangle, no? Ngayon, yung tatlo na yon, may imagine nyo, no, yung anchorage mo, yung parang banig yan. So ang ganda ng anchorage mo. Pangalawa, yung crown mo, naka-triangle siya, mabibreak niya yung wind. So tuyukan sila. Oo. In the first place, ang coconut ay hindi tree. Ang coconut ay palm. Ang palm nagtutulungan yan. So yun ang nakita naming malaking tulong para talagang tumibay siya laban dito sa bagyuhan. Noong nakapunta ako sa Aurora Province, no, sa Dipakulaw, way back 1993, may nagtanim doon ng tatluhan. No? Hindi, basta, ordinary farmer na basta naisipan daw niya na magtanim, namatay na, kausap ko yung kanyang wife, at nakita ko, talagang sa dami ng bagyong dumayon sa Aurora, buhay pa rin siya. Oh, napakagandang, ano yun, napakagandang, ano. Noong kaya nang umikot rin kami sa Mindanao, napansin namin, meron din pa na nagtatanim ng ganon, hindi lang namin pansinin, no? Pero hindi ganon karami. So ngayon, yun isa sa mga nire-recommend namin sa mga farmers na talagang gustong magtanim, lalo na doon sa areas na talagang binabagyo. Triangle. Pag gusto niyo mabisita, pagka kayo bumunta sa Villa Escudero,
No, minsan pag nag-open ng Villa Escudero, magtanong kayo doon, may tanim doon na triangle planting. Yeah, dito sa Pangasinan, dumadaan yung palagi yung bagyo, kailangan siguro ganun ang tanim dito. Oo, tama ka dyan, tama ka. Yung sa'yo, Kasendo. Yung mga tanim. Nakakakak ako, yung tinanim ko, 5 meters apart. Okay naman nyo kung ano, meron kang tinatawag naman doon, strip planting, dire-diretso, di ba? 5 meters. Yeah. So, gagawin mo naman, liliban mo naman ng malayo doon sa susunod. Kasi ang coconut kasi ay sun-loving. No, sunlight. Magkakipag-agawan siya sa sunlight eh. Pagka siya dikit-dikit, pahaba siya ng pahaba. Kaya tapos gusto niya makaka-spread siya yung kanyang fronds, no? Makaka-spread para talagang bubunga siya. Sa akin naman ilagay ko sa ano, sa side ng peace pond, kaya 5 meters by 5 meters. Pinakamagandang ano 'yon, yung peace pond areas kasi yung mga brackish water, yun ang gustong-gusto ng coconut. At ang coconut ay talagang umiinom 'yan. Umiinom 'yan doon sa ano. Ang galing ng ano mo. Ilan na naitanim mo? Konti pa lang. Mga 500 pa lang. Ah, okay. Try mo magtanim noong coconut na matamis ang sabaw. Ang tawag doon ay aromatic green dwarf. Yeah. Oh, pagka ano. Yan mo, pag ako'y nakakuha ay pwede mong pick upan dito sa aming opisina sa Quezon City. Yeah, okay yun. Ha. Malapit ako dyan. Isang biyari lang. Emi. Kasi maganda yun. Masarap na talaga yun. Pagka yun ang nainom mo everyday, talagang mag-enjoy ka. Ibalik, papainom ko na lang kay Emi. Patikimin nyo na lang ako. pwede. Pwede tayo mag-request sa PCA Lucena. O sa PCA Alaminos. Medyo malapit-lapit. Opo. Sir, may tanong ako kasi sabi niyo 60 years. 60 yeah. years ang inaabot ng ating mga coconut. Eh, napansin ko yung sa Laguna, more than 60 years na yun eh. Oo. Actually, minimum yung 60 years na pwede mo na siyang putulin na magagamit mo na yung coconut wood. Mm-hmm. Pero karamihan sa hindi naman binabagyo, actually, alam mo, sa Sambuanga, meron kami century old eh. Oh? San Ramon Tol. Oh, century old. Talaga, ginabutan na namin. Kasi ang San Ramon Prison, kasi yun ang area na ay na-establish noong August 31, 1891. Oh, ay may coconut pa doon. So na-imagine mo. Kasi walang bagyo sa Sambuanga. So, Manong Ramon, yung dual coconut, ibig sabihin eh, tataas niya pa yan ng mataas, ganun din. Yes, ganun din. Tataas din siya, pero ang increment niya per year ay less than 50 centimeters. Okay. So, dahan-dahan ang ano niya. Mas mabagal. Pero wag mo siya itatanim na magkakalapit nga, no, wala siyang, kasi ang tendency niya, maghanap ng sunlight, no? Maghanap ng sunlight. Sir, dito sa dwarf coconut natin, ano yung pinaka-recommended yung na varieties? Isa sa mga sikat na ano na dwarf variety ay takunan, no? Takunan green dwarf kasi ang takunan kasi medyo may pagka-irregular siya, no? Meron siyang ball ang tawag namin, BOLE. Yung stem niya ay malaki. No? Tapos dahil malaki ang stem niya, maganda yung root system niya, nakakalaban siya sa bagyo. Okay. Oh. Second, maganda rin yung kanyang bunga. No, maganda rin yung kanyang bunga. Kaya lang, isa sa mga karakteristik kasi ng takunan, yung kanyang spadix, no, yung spate niya, yung sarado pa na bulaklak. Walang laman yung itaas. Kaya kung ikaw yung nagtutuba, parang sabi nga lugi ka. Oh. Kasi walang laman eh, walang laman. Ampaw siya, ampaw. Pero sa other mga products na pwede sa kanya ay maganda rin siya. At maganda rin siyang nanay ng pagkagumawa ng hybrid. So, Alam Ramon, sa coconut sa Asia, number ilan tayo so far? Sa ngayon, number 2 tayo. Ang Indonesia ang number 1. Although, nagkiklaim ang India na sila ang number 1. Alam niyo kung bakit? Dahil ngayon, ang India ay massive yung kanilang hybridization program. No? Kasama ngayon ang private sector sa nagpo-produce ng hybrid coconut. Pangalawa, meron silang fertigation, no? Hindi lamang fertilizer eh, pati irrigation. Mm-hmm. Nag-i-irrigate na sila ng coconut. Okay. Ang claim nila,
they can produce 250 nuts to 300 nuts per year. Three per year. Three? Oh. Imagine nyo, ha? Samantalang tayo, ang national average natin is around 54 o 60. Ang layo, no? Our hybrids, no? Yung hybrids natin, dwarf beetle. So sabi ko nga kanina, Ami, meron siyang 19 bunches, no? Yes. Ngayon, imagine mo yung 19 bunches na yon na meron tigsa 10 na nyog. So meron kang 190. Oh, yun. So more than doon sa national average natin. Kasi yung national average natin ngayon, dahil naman matatanda na rin yung ating mga puno, kaya mahina na rin. Pero with 190 at normal condition, ibig sabihin, normal natin eh, hindi masyado pa naaalagaan, how much more kung maaalagaan natin yon? Yes, tama. So, ang laki ng potential. Ang laki ng potential na pwede natin gawin. Opo. Saka, sir, parang pag-usapan natin sa ating pagbabalik to. Ano ba yung pinaka-peak na taon kung kailan pinakamaraming magbunga itong ating mga alagang coconut? Pag-usapan po natin yan. Ito po ang agree ako dyan. Agree ako dyan. Agree ako dyan. Nagbabalik po ang agree ako dyan. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating usapan tungkol po sa dwarf coconut, hybrid, and dwarf beetle coconut. Ayan, lahat na pinag-usapan natin dito sa ating episode. Kasama po natin si Sir Ramon. Sir, bago tayo tumulong dun sa, ano, no, sa authorized seller, eh, babalikan ko lang yung takunan. Ano-anong mga byproducts po yung pwede dito? Ang takunan ay pwede sa buko, pwede din siyang para sa cocoa sugar, sa virgin coconut oil, no? So maraming products na pwede sa takunan, no? Oh. Kaya pala yun ang ano, recommended variety. Pero sir, sa market magkano na to pag bibili na tayo ng ano sa authorized seller? At hindi, ang authorized seller wala kasi kaming ano sa presyuhan eh, no? Pero okay. Sa PCA noong dati ay 25 pesos ang seed nuts. Yeah. Ang seedlings ay parang 50 pesos, parang ganoon. No? Oh. Pero ngayon, dahil napakalaki ng programa ng PCA, hindi na kami nagbebenta. Kasi ito ay dapat na maibigay talaga sa mga coconut farmers, no. Ina-award niyo na lang po. Oh, pero yung mga gusto na maging official na recognized, no, and registered na dealers, meron kaming mga ina-accredit na mga plantation para doon sila kukuha. Oh, so ganoon. So hindi na kasi hindi naman kayang i-supply talaga ng Philippine Coconut Authority yung lahat ng gustong magtanim. Balita ko po mahigpit daw. Hindi naman, kinokol lang namin attention kasi ganito 'yan eh, no. Pag yung mga tao bumili ng coconut, no. Siyempre, ang papakita ng mga ano ay magandang picture, na bababa pa lang, no. Hindi naman sila hihingi ng tulong sa PCA. Pero pag namumunga na at hindi yun ang dumabas, tatakbo sila sa PCA para magreklamo. So napakahirap naman noon, di ba? Ngayon, ang gusto namin, maprotektahan sila. Na pwede naman silang magtanong sa PCA, saan ba kami pwedeng bumili? Sino ba yung talagang record? Di ba? Para ano? Kami naman, ganun din doon sa mga nakaregister. Pag may nagtatanong sa amin at talagang wala naman siya doon sa listahan namin kasi nga may commitment na, sasabihin namin, pumunta kayo doon kasi ito ay officially registered sa PCA. So, ganun yon. Tapos, tinitrace din namin, sabi nga kanina, na nanggagaling sa Mindanao. Mula doon sa pinanggalingan niya kasi may PCA din yun, kinocoordinate din namin yon. Totoo ba na registered to? Totoo ba? Hanggang sa makarating dito. So dito, ang mahirap, marami ang nagki-claim na meron silang registration sa DA, meron silang registration sa BPI. Actually, ang talagang mandated lang sa coconut ay Philippine Coconut Authority. So yun ang hindi nila maintindihan. Kasi minsan, meron silang kasama na ibang crops, no? Rambutan, lansones. Akala na, isasama nila yung coconut, kasama na yon. Hindi pwede. Iba pa rin yung sa coconut. So yun ang gusto na. Kasi pag nagtanim pa ng coconut, continuous na yan. Sabi nga, pag nagtanim pa ng mali, habang panahon, pagtatawanan ka, ano yung tinanim mo? Di ba? Yun ang alam doon. So yun naman sana, yun ang sinasabing quote-unquote na mahigpit. No? Yun ay para sa kanila rin. So yun ang lagi kong pinapaliwanag sa mga buyers. No? And even, katulad ni Gimiel, noong nakausap ko siya at napaliwanag ko siya, tuwan-tuwa ngayon siya kasi
pag may nagtatanong sa amin, sa kanya namin pinupunta. Kayo so, nag-recommend sa yes, kanya. Oo. Oh. Pero nung una, takot na takot siya. Akala niya kasi ay merong ano-ano, di ba? Hindi. Kung ano lang talaga yung may resibo, yun lang ang babayaran niya. Wala kaming minadagdag. Palong Ramon, ano ba? Advisable ba sa, kasi dito sa area ng Laybaisiha, Pangasinan, siyempre maraming rice area, no? Advisable ba dun sa mga pilapil, dun sa gitna ng rice area, maglagay ng coconut o hindi? Oh yes, oh, advisable. Pwede siya magtanim ng coconut, no? Kaya lang, ang i-advise ko, naparan mo yung pilapil. Huwag yung normal na pilapil na maliit. Naparan mo, at the same time, pwede ka pa magtanim ng vegetable. Doon sa in-between, no? Kung makakita nyo yung nasa Facebook ng sa Thailand. Actually, sa Thailand, ang ginawa nila, hinukay pa nila eh. Parang yung katulad ng yung, ano, ng yung peace pan. Yeah. So, yun, ganun ang ginawa. Doon niya itinanim sa taas. Actually, sa Zamboanga, meron kaming natulungan na meron siyang peace pan. Doon niya tinanim talaga. Sa mga dikes. At ngayon, siya ang pinakaraming nagpo-produce ngayon ng aromatic na yung sweet water na coconut. Oh, so, ganyan niya. Recognize siya. Talagang siya ang pinakamarami. Dapat, ano, dapat, mag-seminar mabuti bago magtanim. Oh, sa ngayon, ang isa sa mga ginagawa namin ngayon, dito, ngayon, pagdating ko dito, kasi nag-report na ako dito noong November 22, no? Magagawa kami ng mga audiovisual presentations kasi nga siyempre pandemic ngayon limitation, maraming limitation. Yes, okay. So gagawa kami noon at ilalagay namin sa aming webpage, no, para mapanood, di ba, kasi yung napapanood din yung actual kaysa yung binabasa, di ba? So iyan namin yung stage by stage kung paano, kung ano yung gusto nila, kung merong pag-start ng pagtatanim, pag na nursery, no, o kuya processing. So, isasama namin yon sa audiovisual presentation. Actually, isa yun sa mga directives sa akin ng aming bagong administrator, no, si Benjamin Madrigal Jr. So, yun ang ginagawa namin ngayon. So, siguro, i-update namin kayo. Pero kung gusto nyo in advance ng ibang available na, pwede namin i-share sa inyo. Ako po manghihingi. Oh, yes, okay. Oh. Hindi, kasi naman, di ba talaga kasi, ang coconut po na napakaraming pakinabang. From head to toe, galing dun sa dahon, hanggang sa kanyang roots, ay pwede mo pakinabangan. Sabi, minsan nanghihinayang ako, kasi may nakikita po ako mga coconut, sabi nung lolo ko, dun sa bukid ng lolo ko, no, may malalaking coconut dun, pero wala na siyang dahon. Yung body na lang po yung natira. Patay na ba yun, Doc? Sir Ramon, patay na po ba yun? Ang titingnan mo, kasi ang coconut ay monocot, no? Yung pinaka-ubod niya, no? Katulad ngayon, bumagyo ng Odette, no? Opo. Unless na maputol siya, yung pinaka-crown niya, patay siya. Pero kung ando doon pa rin siya at buo pa siya, buhay pa siya. Oh. So, pwede pa ulit papakinabang sa 60 years kasi, Doc. Ang sabi nga nila, isang bagay lang ang hindi magagamit, nawawala, no? Pag hindi mo magagamit, pag pinutol mo na yung coconut. Oh, yeah. Di ba, wala ka na nung akyatan. Di ba, may akyatan yan, yung climbing steps. Kasi natumba na eh. Pero totoo yun, alam nyo ba na mayroon ngayong investor para sa paggawa ng coconut husk binded board. No, yung parang lawanit. Oh. No, parang wala man ito. So, meron na rin gano'n na gumagawa ngayon. Matibay so, yun. Yung coconut husk. Yes, coconut husk, no? Yung bunot, marami ng products yung bunot, no? Yung fiber niya. Talaga, ano. Meron pa rin ngayon gumagawa, investor din, coconut pallet. Yung paleta. Di ba? Karamihan, no? So, kahoy o kaya plastic. Ngayon, ang gusto nila, yung talaga organic, no? Yung paleta, bunot din. Bunot din yun, ay nisi-shape nila. Ang maganda, pagdating doon sa country nila, normally yan ay sinusunog nila. Ito, pagdating sa country nila, pwede nilang i-recycle, pwede nilang gawing medium para sa mga vegetables, sa mga flowering plants, so ganun. So, walang sayang. So, napakaganda ng technology na yun. Opo. Kaya mabuhay ulit yung industriya ng coconut sa atin. As in, madoble-doble pa.
Para kasi sa export, sir, 'di ba? Napakalaki ng ano, napapasok na pera ng coconut. Ah, billion dollars talaga ang contribution ng coconut. Kaya ano eh, sa smuggling report, hindi ko nakikita yung coconut papasok dito sa atin na buti naman ano, kasi marami tayong production dito. Oh, sa ngayon, oo, oh, sa ngayon talaga. Yun ang ina-address natin ngayon dahil napakarami na rin matatandang nyog, kaya talagang sa ngayon alam nyo yung pagkaka sa isa batas noong Republic Act 11524, yung Coconut Farmers and Industry Development Act, no, napaka timing noon eh para makatulong, kasi yung pera ng coco levy, meron na talagang malaking porsyento noon ay para sa pagpo-produce ng maraming hybrids. So, pagka yun ay yung plano na dinidevelop ngayon, na isasubmit kay President, pag napirmahan niya yon, magre-release na ng pondo at makakapag-umpisa na tayo. Oh, sana po bago matapos ang term ay mapirmahan. Ay, mag-election na naman. Iba de, na de, naman. Na-expect namin kasi last year, yun ang busy-busy kami eh. Yun ang pinagagawa sa amin. So, ngayong year na to, yun talaga ang ano, focus talaga na makapapirmahan ni President Duterte. Opo. Sir Ramon, itong usapan natin parang hapyaw lang to. Wala pa to yung pinaka puso at core ng ating coconut, no? Pero kulang po kasi yung oras natin. Sana maimbitahan namin kayo sa susunod para may discuss natin yung iba-iba pang varieties ng coconut. Oo, oh, agree ako dyan. Kasi parang surface pa lang to, maralim pa po ang coconut. At yun nga, pinag-usapan natin kayo na virgin coconut oil. Ito yung isa sa pinaka ngayon in demand dahil nga po sa nangyayari na COVID sa atin. At recommended na ito ng DOH, di ba sir? Yes. Pero nagtataasan kasi yung presyo. Sana bumaba yung presyo para lahat na cater, lahat mabigyan ng virgin coconut oil. At merong move ngayon na maging part ng functional food ang virgin coconut oil. So sa ngayon, yung mga BCO companies na nagbigay sa amin ng sample na ginamit doon sa study, no, tungkol dito sa pandemic natin, yung COVID-19. So yun ang pinag-uusapan namin, kasi kailangan ma-approve din ng FDA yun eh. So bibigyan namin sila ng certification siguro, no, through our administrator para maging part siya ng functional food. At napakalaking bagay noon pag yun ang nangyari. Opo. Sir Ramon, thank you po sa pagsama sa amin. Okay, yes. Maraming salamat din. Maraming salamat. Kasendong and Ami, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat, Manong. Oh. See you soon. Yes. Oh. And yung aking commitment sa inyo na ano to, na planting materials, yung buko, at siguro baka masiran din kita ng ano, ng coco sugar kung magiging available. Yeah. Bali, virgin coconut oil. Emi, pag wala ka sa Quezon City, ako ang kukuha para dalhin sa'yo. Sige, kaya sendaanan ko na lang sa inyo. Pagpunta ko dyan. Ayan. Thank you po ulit, Sir Ramon. And Kasendo, thank you po sa ating mga kababayan. Isang kaalaman na naman po tungkol sa agrikultura ang ating napag-usapan. Ang dwarf coconut nga po ay may napakaraming variety at ang coconut po ay napakaraming gamit. Kaya nga po, patok na patok ito sa ating mga kababayan. Ayun nga, maraming salamat po, Sir Ramon. At hanggang sa muli, ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan.